we have to educate the mothers kasi minsan akala nila they're doing the best for their children, hindi naman nila naiintindihan. For example, Filipinos, kasi I trained the states. So Filipinos is are probably the only country where we have rice and spaghetti together as ulam. Okay, carbohydrates and carbohydrates. So sinasabi ko sa mommy, kung nag-rice, kung nag-spaghetti na, wag na kayo mag-rice. Kung mag-rice kayo, wag na kayo mag-spaghetti, di ba? It should be a balanced plate. So nagbibigay ka ng protina sa bata, nagbibigay ka ng gulay, tapos may source ka ng carbohydrate. Now the carbohydrate does not have to be rice. Okay? Mm-hmm. So if the child wants bread, you give bread. If the child wants pancit, give pancit. Pero one type of carbohydrate lang. The other thing is, dapat alam mo kung ano yung portion size. Ano ba yung normal, di ba? Mm-hmm. So, iba yung portion size ng 2-year-old, iba yung 5, iba yung 10-year-old. So, sometimes, ang common question ko sa nanay, yung anak mo ba, mas malakas sa kanin kaysa sa'yo? So, sasabihin usually ng nanay, ako nga isang cup lang or half cup lang, pero yung anak ko isang pinggan. So, obviously, alam natin mali yung portion size, di ba? Mm-hmm. Or the reverse happens. Mm-hmm. Yung child, marunong na, konti lang yung kinakain kong rice, pero sinasabi ni nanay at lola, kailangan ma-finish mo yung buong pinggan. Mm-hmm.